Yan. Tira. Guys, lalive tayo ngayon kung paano maghinang. Gawa tayo ng baby PL to XLR na pwedeng mag-extend ng mic wire or patch cable papunta sa mixer. Yeah, itong mga gamit natin. So, ayan. Medyo may mga kakumpletuhan na tayo. So, yun ang cable. Okay. Wala na. Buryo na. Buryo na. Wala na tayong magawa na. Ayan. Gawa tayo ngayon ng hindi na kailangan siguro mukha ko dyan. Ayan. Kita nyo na yung clip. So, ito po ay binili ko sa Dico. Makikita nyo rin. Pwede T3 cable. Pero, mas type ko ang Belden. So, ayan. Mahaba siya. So, ang gagawin natin is sa baby plug, convert natin ang gantong kaikli lang, magiging XLR. Then, XLR, male to female. Parang microphone. Vice versa, ganun. So, microphone cable, then papunta sa baby PL. Palitan mo nga ito ng mono. Mono. Stereo na kuha mo eh. Kumuha ka doon ng mono. So, gagamitin natin dito ha. This is stereo. Pero ang kailangan lang natin is mono. Wala. Wala tayong magawa na. So, naisipan ko mag-live na lamang. So, pwede kayong manood. So, kung meron kayong mga tools na maliit, like this one, much better kesa yung malaki. First step, siyempre, balatan natin. Okay, this one. Para akong anak ko. Apo ko pala, this one. Baby PL. So, baby PL. Ito kasi ang nagustuhan ko bukod sa medyo curve dito. Kasi nagiging problema natin yung may mga cellphone na medyo may mga cover. So, kailangan medyo curve at medyo maganda ang pasok para maganda ang intak. So, unang step, baby PL muna tayo ah. So, maraming style na ginagawa ako. Usually, sanay ko, cutter lang, ganyan. Nakikita mo na yung... Meron yan, marami ako yan. So, alisin natin yung bumabalot na ginto niya. So, stereotype siya. So, ang ating baby plug is stereo. By the way, medyo itong advantage sa ating pag nagagawa. Kasi, mainit. So, meron tayong katulong na humahawak. Di ba? So, yan ang style ng ating ano. So, ang nagiging style ko is tinatapat ko siya sa ganon. So, ang putol ko is usually ganyan. Masyado na kasing pino siya. So, ang isang option na ginagawa ko, hindi ko siya binabalatan. So, ang panghinang, usually, yun na ang magdidikit sa kanya para magkaroon siya ng feedback. Kanya-kanyang style tayo. Meron kasi binabalatan pa. Sa T3, alam ko kailangan ganito lang. Kasi manipis ang T3. Ito makapal. So, yung isang option naman is yung babalatan nito. Which is medyo delikado kasi pag nahihila. Ayan.
may advantage din na balatan sa piraso. Pag nahinangan mo siya, medyo may kapit agad. Yung T3 cable na nabibili, alam ko hindi po pwede ang binabalatan. Yung style nito ang mas okay. So, bakit ko hininangan muna siya? Para madali siyang kumapit dito. Since na bago siya or brand new, so madali siyang kapitan ng panghinang. May mga kanya-kanyang style. Merong hinihinangan muna rito bago ipasok. Ako naman, ang style ko, since na-separate naman siya, ang style ko palagi is yung pula is yung loob. Ito, loob sa this one, pula, itim, brown. Pula, itim, brown. So, kung makikita nyo, ito ay nakapin sa gitna. So, ito dapat ang pula, itim, at yung brown. Kanya-kanyang style din ang paghihinang. So, ako, mas prepared ko yung ganito. Sinusuot ko yung doon. Ganyan. Then, saka ko binabali ito. Ikakat ko rin siya o paninipisin ko siya mamaya pagka ano. Yan. So, mayroong part ng pwede pang ipitan. So, medyo parang bitin pa rin ang aking gawa. Gamitan natin ang long nose na maliit para maibemen mo ng ayos. Ganun din dito. Meron naman pwede mo ikat mo ng eksakto na sa kanya para wala kang problema. Kaya gaya ng sabi ko, kanya-kanyang estilo ng paghihinang. So, pwede kang humiling ng tulong dito. Then, doon. Gawin mo muna. Lagyan mo na ng hinang yung pagkakapitan mo. So, meron na siya. Then, saka mo hawakan yung isa. May katulog ka na. Saka may dito. So, meron tayong pula sa gitna. Okay. Yan yung itim naman para doon. Pwede ring pagapangan mo muna ng, kita nyo ba? Nang tingga yung ating pagkakapitan ng panghinang. Yeah. Once na nakita mong yeah. Kita nyo ba? Huwag natin ang ilaw pa. Yeah. So, ayun. Kung nakikita nyo, hopefully nga, yeah, huwag natin ang isa pang yeah. Kita nyo na mga guys. Guys, ayan. Malaking tulong din ang lagyan nyo muna ng tingga doon sa dulo bago nyo hinangan. So as you can see, yung goma niya is umangat pero walang problema yon dahil goma lang siya. Mainit. Pwede nyo ipasok-pasok to para mamaya pag nalagyan natin ng plastic over protection niya. Then, kagaya ng nasabi ko, style ko is nandito yung ground. Pwede namang sa labas. Kasi once na huwag mong hinangan mismo yung wire, dito ka lang muna sa bakal.
Once na kasi kumapit na yan, gagapang na yan. So, yan. Automatic yan. Yung loob niyan, meron na rin. So, trabaho ni long nose or flies, ilak. So, okay lang. Wala pa yung ating ito. Tsaka yung plastic protector niya. Where is the plastic protector? Nawala na. Yan, guys. Ingatan nyo mawala. Ayun pala. Okay. So, okay lang hindi pa siya ipasok since napuputulin pa natin dito. Pero pag ito yung huli yung ginawa nyo, kailangan nasa loob na siya. Kailangan din natin ipitin siya. Magsisilbing pinakahawakan. Pampatibay. Alam niyo naman minsan ang cellphone bigla na lang hinihila. So ang ginagawa ko is separate. So nakahiwalay itong XLR, baby plug, magiging XLR siya. So siguro is ganyan lang will do. Yan. So cut ko na siya. Siguro mga I think 6 inches or something. Then huwag mong kalimutan ipasok to. So as you can see, sigurado na siya. Then meron tayong isang dulo. Then, usually, ito ay papunta sa mga laptop or cellphone. So, ang ginawa ko ngayon is, i-convert ko pa siya to female. Female, may butas. Alam na this. So, first step, ito yung dulo. Pasok mo muna. Then, may huwag ng sing-sing. Ayun nga dito. Parang sa panood ko. Ang malaglag. Ito na. Kailangan ako ng ano ng cellphone kasi naka-live. Ayan, wala. So next, pwede pa namang hindi pa ikabit to. Then ito yung huli, the female. So, ayan na. Okay, next guys. Ito naman. Hihinang natin dito. So, may cord siya. 1, 2, and 3. So, ang ginagawa ko is yung 1 is ground, 2 is pula or hot, then yung itim, yung neutral or hindi naman sinasabi nilang ground or common or something. So, 1, 2, and 3. So, next step, balatan. Bell din, bilhin nyo. Kung wala naman, mas mura is the T3. T3 is a signal cable din kung tawag ng karamihan dyan.
Pwede rin ma-acquire, kaso nga lang, hindi kakasya rito. So, kailangan mo yung manipis na ma-acquire. So, ayan. May code siya is 1, 2, and 3. So, meron akong magnifying glass. Ito is nabili ko, I think, search ko para malaman nyo kung kano bili ko. Then, malay mo makapagbenta rin tayo, makakatulong. Kagaya nyan, may tulong si magnifying glass. Kasi hindi ko mabasa yung 1, 2, and 3. So, yun, kitang-kita lang. 1, 2, so, ito yung 1, ito ang 2, ito ang 3. 1, 2, and 3. So, diba, guys, malaking bagay ito. So, kagaya ng nasabi ko, bumaligtad siya, teka, ha? 1, 2, and 3. So, ito yung 1, ground. So, andito yung ground. So, bago mo siya ikat, pwede mo lang sukatin muna yung paglalagyan para pag nahinanga mo siya, may forma na. So, that's 1, 2, and 3. So, to guys, kung matalas ang kuko mo, pwedeng makatulong siya. Sugatan mo lang kaunti yan. Sugatan mo lang kaunti ito. Dati matalas ang kuko na nakukuha ko. Ganyan, pero hindi kaya nakukuko ngayon. So, ayan. So, kagaya ng nasabi ko, one, two, and three. So, one is ground, two and three. So, pag naiporma mong ganyan, sakto na. So, hindi ko siya ihinang lang pa ganyan. First step, hinangan muna natin siya. Second step, ito ngayon ang lalagyan mo ng panghinang. By the way, I'm using this type of XLR is Citronic. So, 65 lang isa, pero garantisado ang tibay. Ang ating baby plug, then we have also the baby PL or PL, then baby PL na malaki, this type na malaki, yung PL mono. So, maraming klase yan. Merong Citronic, merong yung part ng RMB. So, first step, kung alin yung medyo mahirap hinangan, yun ang unahin mo. So, para sa aking issue number, yung 2. So, as you can see, hindi ko nilalagyan ng soldering lead. Kasi nga, nalagyan ko na siya antes. Then, palo ko yung kabila. Pwede mo rin naman lagyan itong tip mo. Yan. Then, ito yung sa number 3. So, guys, yan. So, ang ating pang-lock.
Di pala, mali ako. Sorry. Ito pala yun. Nadampot ko yung pang PL. Yeah. So, itong panglock na to, magsisilbing pinaka stopper nito. So, para hindi siya nahihila, hindi nahihila yung ating hininangan. Then, ipasok. Okay. So, meron tayong isang side. Pero gamit tayo ng tester. This type of tester. Meron tayo niyang ibinebenta rin dyan. So, malaking bagay siya kasi may roon siyang buzzer or continuity test. So, kahit malayo siya sa iyo, ilagay mo lang sa isang side. Tetest mo na. Madidinig mo yung buzzer. So, again, yan. Yung 1. So, alam natin 1 is ground. So, dinig nyo? Then, the 2. Positive. So, dulo. 3. Yun yung gitna. So, pag nakalagay ka sa 3, dapat wala rin tutunog sa 1 at saka sa 2. Ganun din. Kung saan ka nakalagay, 1 dito, dapat hindi siya tutunog dito. So, yung meaning, good ang gawa mo. Sa 2, dapat 2 lang, wala rito, wala rito. So, hindi mo na kailangan tumingin sa tester dahil may continuity buzzer. So, meron tayong tapos na yung isa. So, next naman is dito tayo. So, ganun din. Kuha tayo ng kapartner niya. So, putol tayo ng yes, so. Mami. So, putol tayo ng same length din almost ng ginawa natin. Ayan. So, guys, karamihan, meron ko yung gumagawa is baby PL diretso na sa mono PL left and right. So, ang sistema ko nito is gagamit pa tayo ng patch cable kung malayo ang gagamitan. Kung may kli, 1 meter or something, may patch cable ka, kung magagamit mo na. So, next step is XLR naman yung kaasawa ng kabila. Buksan mo ako na. Tago mo na ito. So, stereo ang iyong ginawang baby plug. So, bakit mono naman ang gagawin kong PL? So, ang reason ko kung bakit mono ang gagawin kong PL, kasi gagawin ko siyang dalawa. So, sa ating mixer, usually mono lang ang input. Left or right. Or vice versa. So, ang kailangan ko naman ngayon is dalawa ang maging out. So, nakita nyo, gumawa ako ng isa, pero ang kailangan project kong maging kalalabasan nito is dalawa. So, putol pa ako ng isa pa. Ito muna ang unahin ko. Gawa muna ako ng
pa nito. Mono. So, ang style naman dito is iba naman. So, mono ang PL ko, stereo ang wire ko. So, ang gagawin ko rito is pagsasamahin ko yung pula at saka yung itim. Ayan. Bakit ko ganito naman ang ginagawa kong style? Wala kasing butas siya, so ang kailangan ko muna maihinan ko itong isa sa side na to, after nun ilalagay ko rito. So, pwedeng isa lang gamitin mo, pero para sa akin, much better gamitin mo na yung dalawa. Yung ganitong style sa pagbabalat mas madali kasi pag naipit mo na yung isa kakat mo lang yung pagod niyan, mild na ipit lang yan, angat mo. Wala kasi akong splicer, merong ano, kompleto gamit may splicer. So pinagdigit ko yung dalawa. Bakit? Kasi mono lang itong gagabitin ko. So, ganyan ang kalalabasan yan. Mono lang. So, ginagawang style is pa ganyan muna. Kita niyo ba guys? Guys, kita niyo? Okay. So, tendency ko, lagyan ko muna ng tingga ito. Kita niyo ba? Then, lagyan ko ng tinggaan dito. Then, at saka kung saan tatapat yung paghihinangan. Guys, ingat kayo. Huwag nang hawakan to pag ano, syado siyang mainit. So, yan ang style ko. So, iba-iba tayong style. So, lagyan ko ng tingga pa ito para mas tumpal. Then, hinanga ko muna yung loob. After yan, ito naman. Guys, mainit talaga to. So, pag medyo okay-okay na, ayan. Then, saka ka naman ipupwesto yung paloob.
Pasok ngayon si Long Nose. Kunting bend muna. Then balik. Kunting bend muna. Yan, balik. Saka mo ipitin. So, matibay na siya. Dalawa gagawin natin, guys. So, tapos na ako sa isa. Ilagay natin para hindi mag-short ang body sa ground. One down. Same procedure. Guha pa tayo isa. T3 cable lang gamitin nyo rito. Kung medyo gusto nyo medyo maganda talaga, use Belden. Medyo mahal lang. So, dating gawi, dalawa gagawin natin. So, gagawa tayo ng pagsamahin natin ang pula at yung itim. Kunti followers ko, bebente. Okay, guys. Save ko naman to eh. Para mamaya, pwede nyong i-review. Okay. Then, ating gawi. May katulong tayong tigahawak para hindi ka mapasok. Dual purpose naman siya. So, tingin ba? Senior. So, hinangan ulit. Kung meron kayong mono nito, okay lang din. Kasi wala akong mono. So, stereo, pinagsama ko lang, mas matibay. Dating gawin rin, hinangan ko yung part na may dulo. Medyo inililiko-liko ko lang kaunti ito para medyo nakayuko. Then, pwede na sigurong alisin ito sa gabal. Okay, pinak sa inyo. Ganun din. Much better na ganyang style ang gawa ko. Kita nyo, pag ganito ako naghihinang. Pwede rin pag ganun, pero nga lang yung ano, stem. Kumbaga. Or pwedeng unahin mo muna ito. Then, pag natuyo, iganyan mo siya. Ikot mo saglit konti. Turn, turn. Twist, twist. Yan. Twist mo konti. Para lumapat siya doon, lumapat siya rito. Pantay siya. At yung gawi, lagyan mo na konting pingga. By the way, ingat kayo sa pagbili ng panghinang. Nabibili ko sa Dico. Sure na original. Nag-try kasi ako kung bumili sa iba. Medyo na-fake ako. Ayaw agad dumikit. So, ang tip ko, 60-40 sa Dico, second floor. Original talaga kasi hinihiwalay nila to. So, after noon,
Pasok ulit. Hello. Pasok ulit. Tanong, bakit hindi stereo ang ginamit ko? Mono ang stereo ang baby PL ko, but mono ginagamit ko? Because we were using two. Magsisilbi kasi niyan, yung isa is na number, the red is one, the black is two. So parang left and right, then ground. So left right yung ground niya ito. So paano mapapagsama? Diyan nga yung papasok yung paggagawa ng male naman tayo kasi yung kanina is female. So first step, baka makalimutan, ipasok mo muna yung dalawa rito. Bakit may silang ginawa ko? Kasi usually left and right magkatabi lang naman yun eh. And pagka ayaw mo gamitin ng isang channel, isa lang kabit mo. Kasi usually, mono will do. Lalo kung medyo kulang ka sa input. So, naipasok na natin yan. And babalatan natin yun to. So, dito wala tayong specific kung ano ang left and right. So, nasa sa inyo na yan. Kung tatandaan nyo, using tape or tandaan nyo yung marker kung ano left and right. Mamaya, pagka tester na natin. And huwag din kalimutan na pasok ng ginseng. Then ito, kahit sa huli na. Ang daping gawi. Alamin kung nasaan ang 1, 2, 3. So at this part, gamit ako magnifying glass. So ito yung 1. Nandito sa kabila ngayon yung 1, yung ground. 2 and 3. So nasa kabila ngayon ng 1 kanina. Doon sa female, andito yung 1. So, syempre, pag nagpasok ka sa kabila, nababaligtad yon. So, ito yung 1, 2, and 3. So, ano yung bagay na aking magnifying glass? So, babalatan natin ngayon to. Kuwasa na aking nanonood, kinabad na sila. Sa 70 na lang. Same procedure, pagsamahin natin yung 1 and 2. Yung 1 and 2, meaning yung dalawang wire.
pinagsama ko ulit yung 1 and 2. Medyo manipis ang gawa ko dahil maliit lang yung dulo ng paglalagyan. Mike mo. So, yan. Yes. Then, yung ating ground, needed din pagsamahin. So, meron tayo ngayong left, right, ground. So, pinuporma ko lang siya para madaling magkabit. Paganyan. So, mas naiporma mo na, madali na siyang hinangan. First step. Lagyan ng tinga. Hinang. Meron kang dyan ano? So, ayan guys, nasabi ko, nasa kabila ngayon yung 1. Then 2. So, okay lang kahit magkabalibalik ka dyan kasi wala pa naman tanda talaga yung pagkaka ano niyan, kung alin ang left, alin ang right. Then yung 3. So, either isa rito is the left or the right. So, mamaya, testingin mo na lang, lagyan mo ng mark kung alin yung left or alin yung right. Hindi, yung ano lang, yung yari na. Yung yari na. Then, next, ikabit na ulit yung protector. So, kasi ang mag-iipit sa ating mga... Okay lang. Tanda mo, yun nasa baba. So, balik natin to. So, okay. One. This side.
So, ayan. Ground. Yung one. And left. Right. So, pag pinagdikit natin siya, which is itong kalalabasan yan, so, ito yung itatago nyo. Then, testing natin. So, wala dapat dito. Then, yung gitna niya. Then, yung dulo niya. So, ito yung dulo. Ito yung gitna. Tapos, yung ground. So, meron tayong mahabang mic wire. For example, mahalayo DJ's booth. Ginamit mo, this is yung laptop ay malayo sa control yung sa kliyente mo. So, gamit ka lang ng mic wire. Connecta mo yung isa rito. Connecta mo yung isa rito. So, meron ka ng mic wire. So, mahaba na siya. One. Two. Umaga na. Three. Umaga na. So, yan po. So, merong iba, nawala raw yung isang dulo. So, hindi siya may kakabit sa mixer. So, dinisign ko itong ganito. Kasi yung iba, baliktad ang ginagawa. Ang dulo is male or para may kakabit daw nila sa may input ng male. Kung may mixer na maliit yan. Yung Yamaha. Mo. So, nagka-problema kami noon sa isang event which is nagkaroon ng phantom power. So, pagbukas ng phantom power, nasira si laptop. Iyon ang isang negative. So, ang design kong ginawa ngayon, ang aking baby plug is naka-female. So, pag kinibit mo ito rito, itong dulo, hindi mo siya maikakabit sa mixer mo. Kailangan mo talaga nito. This is the mixer. Kita ba ito? Buo. So, hindi pa. Okay. Okay. Kita na yung mixer. Kita na mixer. Masa pa. Oh, sample. Ito papunta sa cellphone or sa laptop mo. Then ito papunta sa mixer mo. So wala kang possibility may sasalpak mo sa ganito. Kasi once na naisalpak mo siya, gagana siya. Pero gumagana lang doon is yung mono. Then yung isang wire mo nakakabit siya sa number 3, which is pag nai-on mo ang phantom power, magkakaroon ng 48 volts papunta sa laptop mo, which is yung left or right or left man, sisirain niya ang sound card. Ganon din sa mga cellphone. So, yun ang iniiwasan ko, kaya ginawa ko is ganito, kung mag-extend ka, hindi siya maisasalpak sa may phantom power. So, pag kinabit mo naman itong kaasawa niya, which is palagi naman dapat magkaasawa, pagkakatapos, lilikumin mo, pagsamahin mo, so, meron ka ng left and right input galing sa laptop mo. So, malaking bagay, di ba? Yung nga lang, palagi may bao na mic wire or minsan tinatawag natin patch cable na mayroong 1 meter lang. So, kung katabi mo yung
laptop papunta sa mixer mo, 1 meter will do, na nakakabit dito. So, after using Licom, tanggal siya, tanggal siya, tapo ng mic wire, tago na siya. So, sa mga technician, lagay nyo na sa bag nyo. Ito ang madalas na nawawala sa amin, lalo na sa LED wall. So, by the way, this type of mixer is USB type. Pag merong kanito, ang USB mo, diretso na sa laptop, magkisilbing sound card na niya dito. May sound card ng sarili to. Hindi mo na kailangan ng baby plug. So may extra mic one ka, extra mic two ka. Or line, or music, or something, pwede mo gamitin tong mixer na to. 2,900 to. Meron kaming available na dalawa. Dalawa. Sa other video kata, meron to. Ah, hanapin ko lamang din. Upload ko. So guys, sana makatulong. Dahil, wala na kumagawa. Guys, nakatulong sa inyo paano maggawa. Then siguro harapin ko mag-stack ako nito or bili ako, benta ko sa inyo something. This type na panghinang, mayroong temperature control. Then matibay din naman siya. Agbibig. Guys, okay ha? Until next project, lunchtime. So, kain muna tayo. Ano, tatago na.